Ang U-turn ay isang U-shaped course at ginawa para makalipat ka sa opposite direction. So, kung nandirito ka at gusto mong lumipat sa kabilang side, kinakailangan mo mag-U-turn. Kung di nyo pa alam kung paano yan gawin, ituturo ko yan sa video na to. Pero hindi sapat na alam mo lang siyang gawin. Kasi may mga rules at defensive driving na kailangan alamin. Kamusta ka, Beep Beep? Beginner ka ba sa driving at gusto mong matutong mag-U-turn? Panoorin mo lang itong video na to at baka makatulong sa'yo. Okay, para mas madaling maintindihan, simulan muna natin kung paano ginagawa ang pag-U-turn. Ang pinakasekreto lang dyan ay kakalatiin mo yung sasakyan. So yun ang pinakasusi. Then, yung pag-control ng manibela. One turn muna and then sagad. Hindi pwedeng mabilisan na pagsagad. So step by step siya. Okay, gawin natin. Kalahatiin ng sasakyan. One turn and then sagad. Ulit. Kalahatiin ng sasakyan. One turn and then sagad. Isa pa. Kalahatiin ng sasakyan. One turn and then sagad. Okay, balik ulit tayo sa umpisa. Pero this time, magdadagdag tayo ng steps. Isama na natin kapag nasa kabilang lane ka na. Pag nasa kabilang lane ka na, bitawan mo yung manibela. Then, padulasin sa kamay. Kapag diretso na sasakyan, hawakan na ulit yung manibela. Okay, so gawin na natin. Kalatiin sasakyan. One turn. Sagad. Pag nasa kabilang lane na, bitaw manibela. Padulasin sa kamay. Pag diretso na, hawakan na ulit manibela. Isa pa. Kalatiin sasakyan. One turn. Sagad. Pag nasa kabilang lane na, bitaw manibela, padulasin sa kamay, pag diretso na, hawakan na ulit manibela. Okay, last one. Kalahatiin sasakyan, one turn, sagad. Pag nasa kabilang lane na, bitaw manibela, padulasin sa kamay, pag diretso na, hawakan na ulit manibela. Okay, sa tingin ko ay gets nyo na kung paano mag-U-turn kasi madali lang naman siya. Kung medyo nalilito kayo sa paggamit ng manibela, meron akong video niyan. Panoorin nyo na lang yung link sa itaas. Ngayong alam nyo na kung paano mag-U-turn, hindi pa din sapat yan. Kasi may mga rules or batas trapiko tayong kailangan sundin. At syempre, ang defensive driving. Kaya pag-usapan natin kung ano-anong mga yan. Okay, hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede kang mag-U-turn na lang basta-basta. So madalas may designated area siya. Lalo na kapag ikaw ay nasa major roads kagaya ng EDSA. So kapag may ganito kang sign na nakita, hindi ka pwede mag-U-turn dyan. Kailangan mong hanapin ang ganitong sign. Kapag nakita mo na yan, meaning pwede ka mag-U-turn. And then, may tamang lane din kapag mag-U-turn ka. Usually, bago sa mismong U-turn slot, may makikita ka munang signage or traffic sign kung ilang meters bago ka makarating sa U-turn slot. Usually, mga 100 to 300 meters yan.
So pag nakita mo na yung ganong signage, kailangan nakapwesto ka na sa leftmost lane or yung pinakadulong lane sa left. And then, kahit malayo ka pa, mag-turn left signal ka na para ma-inform mo yung nasa likod mo na mag-u-turn ka. At may chance sila na makalipat ng lane just in case na nakasunod sila sa'yo at hindi naman sila mag-u-turn. Pero tandaan, basta may signage na ganito, expected na lahat ng nasa leftmost lane ay mag-u-turn. So kung nakakita ka niyan at wala ka namang intensyon na mag-u-turn, pero nasa leftmost lane ka, bigla kang dumiretso, so kung may traffic enforcer, ipanalangin mo na huwag kang parahin kasi nasa maling lane ka. Hindi din pwedeng mag-u-turn na lang basta sa kabila, lalo na kung ito ay may solid line. Pero minsan, pwedeng mag-u-turn kapag wala nakapaskil alinman sa dalawa. Minsan naman, hindi pwede. So sa ganito, pag-familiarize sa lugar ang solusyon. Or kung kakayanin, magtanong ka kung pwedeng mag-u-turn doon. Okay, so yan usually yung mga rules sa pag-u-turn. Ngayon naman, punta tayo sa defensive driving. Una, yung signal light. Siyempre, kailangan mong gawin yan para ma-inform mo yung nasa paligid mo na mag-u-turn ka. Pwesto ng sasakyan. Bukod sa pagpwesto mo sa leftmost lane, bigyan mo din ng pansin yung distansya mo sa gilid. Pag malawak or normal yung size ng daan, okay na yung mga ganitong distansya sa gilid. Pero kapag medyo makitid, medyo lakihan mo yung distansya sa gilid para may belo ka sa pag-u-turn. Pero ingat lang pag ganyan kasi nagkikreate ka ng space para sa mga motor. So be attentive just in case na may biglang sumingit. And then yung pagtingin sa windshield mo at side mirrors, especially sa harap, kanan at kaliwa. Pag-ready sa brake at all times. Kung sa pagtingin-tingin mo ay may biglang susulpot o bigla kang tatama, dapat laging nakaready ka sa brake. And then, lagi mo rin ugaliin na kapag malapit ka na sa U-turn, lagi kang magme-menor para mas madali mo din makontrol ang manibela. Okay, so mag-try ulit tayo mag-U-turn, pero this time, samahan na natin ang pagsunod sa rules at defensive driving. Okay, sa bandang taas, nakita ko na may U-turn slot ahead. So, pwede na tayo sa leftmost lane. Pwede na rin tayo mag-left signal. Pansinin ninyo itong sinusundan ko. Umilaw yung red sa taillight niya. Indication niya na nag-brake siya para mag-minor. So, ganun din ang gagawin natin. Mag-minor din tayo. Okay, pag nasa kalahati na yung sasakyan mo, dahan-dahan ang i-turn ng manibela pakaliwa. Habang binabantayan ang harapan at yung kanan. Kapag clear, tingin naman sa kaliwa. Kapag clear ulit, sagad na yung manibela kaliwa. Then, pag nasa kabilang lane na, padulasin ang manibela sa kamay, tingin ulit sa side mirror, kanan, baka may sumulpot, at hawakan ulit ang manibela kapag diretso na ang sasakyan. Kapag may barricade na kagaya nito, malaking tulong ang nagagawa niyan kasi hinaharangan niya yung mga sasakyan at nabibigyan ng way yung mga nag-u-turn. Pero just to make sure, ugaliin mo pa rin tumingin sa kanan. Ngayon naman, tatry natin kapag walang barricade. So pag ganito, kailangan tignan mo talaga yung mga parating na sasakyan. Okay, itong U-turn slot na to, walang signage na U-turn or no U-turn. Pero dahil pamilyar ako sa lugar na to, alam ko na pwedeng mag-U-turn dito. So nasa bandang kaliwa na tayo. And then yung daan dito medyo makitid, kaya ang distansya ko sa gilid medyo malaki at kasya ang motor. Kaya nakabantay din ako sa side mirror ko, baka may biglang sumulpot. Pag malapit na sa U-turn slot, minor muna. Tingin ulit sa side mirror, baka may sumulpot. And then tingnan ang harapan at kanan, kasi nandun ang mga papalitin ng sasakyan. Kapag ganyan, pakikiramdaman mo kung pagbibigyan ka nila makapag-U-turn na. Kasi sila ang mas may karapatan sa daan at makikimerge ka lang. Ayan, nakita at naramdaman ko na nag-minor sila. Pinagbigyan nila ako. Pero huwag alisin ang tingin sa harap at kanan, pati kaliwa. Baka may biglang sumulpot. Pag nasa kabilang lane na, patulasin sa kamay ang manibela at pagdiretso na sasakyan, hawakan na ulit ang manibela. Okay, so ganyan po ang pag-U-turn. Minsan, pwedeng two lanes sa U-turn kung ganito ang itsura. Pero I always recommend na sa pinakadulong lane ka sa left, lagi pumesto kasi mas safe yan pagdating sa huli.
Kapag ganyan, maaari ding may sumabay sa'yo sa pag-U-turn. Kaya bantayan ang side mirror mo. Baka magkasagian kayo. Kung medyo hindi ka komportable na may kasabay sa pag-U-turn, hayaan mo na lang munang siyang mauna. Pero kapag 2 lanes lang talaga yung lane, kagaya kanina, iwasan mo na dito mag-U-turn. Kasi lahat ng traffic flow, maridelay mo kapag ganyan. Imbis na pwede magtuloy-tuloy pa sana yung nasa kanan mo, may istorbo pati sila. Kaya it's always the best na nakapwesto ka lagi sa leftmost lane kapag mag-U-turn. Iwasan mo din ang pagsingit sa U-turn. Kasi kung di ka man mahuli, minsan nagiging cause siya ng away sa kapwa motorista. So courtesy lang at respect. Okay, ito na po muna sa ngayon. Sana may natutunan kayo sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-follow ako sa mga to. At panoorin niyo na din yung mga iba pang videos about driving. Shoutout nga pala kay Rose Ann Garcia, Dennis Aricos, at Jeho Kabatay. Until next video mga kabib, magabang lang at mag-subscribe.